Okay, welcome back sa ating Planeta X. Okay, hindi po Planeta X ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon ay MetaMask Portfolio. Okay, ano ba yung portfolio na yan? So, ito yung bago, no? Kung napanood nyo na po yung aking reels, ay diniscuss ko doon yung pagbabago doon sa MetaMask extension. Ngayon ay balikan ko lang, ano, dito sa left side, nandito na po yung mga mainnet o kaya yung network, ano, pag mag-a-add ka ng network, kaya yung mga chain, no? Tapos, pag magpapalit ka ng account, dito, yan, dito yan. Sa account 1 na nakalagay dyan, pinalitan ko lang kasi yan. So, dito ka mag-import or add account, ano? And then, dito yung connected site. So, yung mga connected website, Planet IX, OpenSea, ano? And then, yung tatlong dot, yan. So, pwede yung pumunta rito sa connect, i-check mo kung ano yung mga connected site, yan, check natin yan, o yan, lalabas dyan yung mga connected site ng account mo. Okay, tapos, ay, ano ba, yan, expand view, okay, pag expand view, syempre, lalaki yan, ano, and then yung support setting, yan, yung MetaMask, di ko pa nasubukan yan. So, pag-usapan natin, guys, itong portfolio, ano, ayan, meron dyan dito, swap, bridge, sa kanyang portfolio. Okay, click natin yung portfolio ng MetaMask, okay? Dito, makikita nyo rito, zero account, okay? So, click natin to, ayan. Sa umpisa, ay, i-connect mo yung iyong, MetaMask sa portfolio, ano? Kasi itong sa akin ay connected na, ano? Okay. Remove natin niya to. Remove. Okay. Oh, your account has been removed. Okay. So, next. Ba't di siya nag-automatic? Testing lang yan. Account remove. Okay. Nag-automatic siya. Gusto kong ibalik kasi dun sa dati. Para makita niyo, ano, data bank OpenSea. Nag-automatic na kasi siya eh. Deselect all. Okay, remove account. Okay, so parang na-remove na lahat, ano? So, check natin dito. Meron pang isa. Remove account. Yun. Okay, so ngayon, ay, bumabalik talaga siya. Bakit siya bumabalik? Bumabalik siya. Okay, talagang bumabalik siya siguro kasi naka-open na yan dito kasi kanina, no? But anyway, once na nag-open kayo ng portfolio, no, ay i-connect nyo lang yung inyong account, okay? So ngayon, halimbawa, mag-add ako ng ibang account, no? Okay, so palitan ko to. I-click ko yung sa yan, sa sister ko, yan. So connect natin. Okay, so nandito na siya, connected na siya, no. Okay, tapos delete natin to or hindi natin i-connect, ano. Okay, remove yan. Yan, remove. Okay, so account ko na lang ang nakalagay diyan, no. So unahin natin dito sa buy. Okay. So click natin yung get started. Okay, select country. Okay, select. Ayan. So, pwede na tayong maglagay ng payment method. Okay. So, ilagay natin yung Philippines. Okay. So, ayan. Pwede sa GCash. Okay. Okay. Tapos sa baba. Halimbawa, connect. Okay. Ayun.
So makakadirect na pala tayo ngayon dito. Ba gamit yung GCash, no? So yan, wala pa naman yung GCash ko, babalikan ko yan, no? Kung sa susunod nating video, okay? So next is mag-check tayo sa swapping, okay? So sa swapping naman dito ay select nyo lang yung token, okay? Halimbawa ay kailangan natin ng wet, no? Ayan. So bakit wet yung ano ko? Ginawa kong example. Kasi po ay pagpasok nyo sa bridging, ano? Halimbawa, Ethereum, kailangan natin ng Ethereum. Ang isa-select mo dito ay wet. Kasi pag matic, matic din ng ano, nasa kabila, no? Hindi siya magda-direct ng Ethereum. Pero kapag wet ang iyong ano, ang iyong nilagay, okay? So automatic ng katapat niya ron sa Ethereum ay Ethereum din, no? So from swapping, tandaan nyo, from swapping, magsaswap kayo ng WETH, okay? Yung Ethereum token. O kaya naman ay pipili kayo dito ng IXT, yan. Tapos ay magsaswap kayo ng WET, yan. So, from IXT to WET, and then, pag meron na kayong WET, ay pwede na kayo mag-bridge, no? Pero kahit hindi kayo pumasok dito sa portfolio, pwede na rito sa extension, ano? So check, i-click nga natin tong swap na to. Ayan. Ayun, lumalabas na rin siya agad, ano? So bridge. O pag bridging, ayan, papasok din kayo dito, no? Dito sa portfolio. Okay. So ngayon, yun na. Swap, bridge. So sa staking naman, ito, saka natin tatalakayin kung paano yung mag-stake dito, no? Kasi I think ayan, hindi ko pa siya kabisado, ang pinakita lang sa inyo yung paano yung swap and bridge, no? Tapos meron dito sa dashboard, ano? So ngayon, ang napapansin nyo ay token, ano? Ngayon naman, ito ko muna, alisin natin yung isa. Ayan, sa akin lang matira ko. Okay, so refresh natin. Ayan, so account ko na yung narito. Ayan, meron akong Ethereum. Magkano yung Ethereum ko? 4 pesos. Yung Mati ko ay magkano yung Mati ko? Ayan. Nag-update na, no? So, meron akong 222 Ethereum. Tapos, Mati ko ay 70 pesos. Meron akong IXT na 3 piraso. Yan, 50. Okay. Tapos, yung WMATIC. Ngayon, ay NFT. So, ito yung makikita nyo. Kapag hindi nyo makita dun sa OpenSea or sa Net Empire, ano, dito kayo pumunta. Okay. So ayan, makikita yung NFT nyo. Okay. Ang laki ng value ng NFT, oh, 84,000. So ayan, yung lucky cut, no? Tapos dito nyo i-click sa suspicious. Ayan, suspicious. Some NFT links to dangerous site and put your asset at risk. O yan. So ngayon, dyan yung makikita yung inyong mga NFT. Dito, yung sa own, kasi yan ang isang naka-registered siguro doon sa Ethereum, ano? Okay? Tapos, dito sa loob ng Polygon, oh, kung mapapansin nyo, ayan, ito pong isa ay Ethereum, no? Tapos ito ay wallet address. So, pag Polygon naman, Polygon, okay? Tapos, yung wallet address, yan. So yan po yung nilalaman ng Ethereum MetaMask portfolio, no. I-click mo lang yung NFT. Ayan, marami yan. Tingnan natin kung hanggang saan. Okay, so 55 pages ano? 55 pages yung ano. Yung 55 pages, 55 items. Next nga natin kung anong lalabas. So yun, yun lang yung nakikita natin dito. At hindi siya lahat makikita katulad nung sa OpenSea, no? So yun lang, kung gusto niyo
Navigate yung inyong MetaMask wallet. Okay? Ang importante lang dito kasi guys, yung pag pagbe-bridging, ano, lalo na kung gagamit kayo ng Polygon na token, ay kailangan nyo pong iswap muna yung WET. Okay? WET token. No? WET. Yan. Kasi wala po siyang direct na Matic to WET. Ay, Matic to Ethereum. Okay? Mas maganda to kasi parang mas easier. No? Wala kasi akong WETH eh, para ma-convert ko sa Ethereum sana. But anyway, so yun ang ating update ngayon sa MetaMask portfolio and sa bagong setup ng ating MetaMask wallet. Okay? So that's all for now. I hope may natutunan kayo sa ating mga pinagsasabi. Don't forget to follow and subscribe for more learnings. Okay? This is your captain at your service. Ciao.